Hey guys, Julius here and welcome back to another Photoshop Design. So today, it's Monday and another opportunity sa ating lahat. So I hope nasa mabuti kayong kalagayan. What's up guys? Today, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng transparent text effect sa Adobe Photoshop. Okay? So katulad po niyan ang nakikita niyo sa screen niyo. So without said, let's get started. So guys, nandito ngayon sa aking Adobe Photoshop. So ang first thing na gagawin natin, pumunta tayo sa ating file. Mag-open tayo ng ating image. So pumili na lang po kayo ng image na gusto niyo. So sa akin, ito po yung napili ko. Ayan. So pag napili na natin yung image natin, make sure na mag-create tayo ng copy. So ito po yung background image natin. Press nyo lang po yung Ctrl plus J. So, nakagawa na po tayo ng ating copy. So, i-hide natin yung original image natin. Ayan. Then, after that, guys, punta tayo sa ating crop tool. Make sure, guys, dito sa ating size, naka 1920 by 1080p siya. Okay? So, pixel po yun, guys, ha? Then, hit natin yung Enter. And, check natin. Okay? Click mo yung check. Ayan. After nun, guys, pumunta naman tayo sa ating text. Okay? So, maglalagay na po tayo ng text. So, pumili tayo ng ating font. So, akin kasi guys, si Montserrat. Okay? So, isa sa pinaka-simplest text si Montserrat. Kaya gusto ko siya. Then, yung size natin, 72. Then, yung color, lagay mo na natin black, guys. Okay natin. Then, create tayo. Kung ano man po yung gusto nyong name. So, sa akin, yung name ng aking anak. Hit mo to. So, mapapansin nyo guys, napakaliit po niya. So, Ctrl plus T lang po. So, i-transform natin kung anong size na gusto natin. So, i-drag natin tong mouse. Yan, smooth. So, depende guys kung anong size na gusto nyo. So, sa akin, lalakihan ka pa ng konti. Yung medyo fit sa screen. Ayan. Yan. Perfect na naman to. Perfect. Isa pa, konti pa. Yan. Then, hit mo lang po yung check. Yan. So, after naman nun guys, sa blending option naman tayo pumunta. Ito guys, tong normal, tong blending option dito. Click mo lang to. So, piliin natin yung soft light. Ayan. Soft light guys. So, kung mapapansin nyo, nag-transparent na po siya. Okay? So, hindi lang po yan guys. So, meron pa tayong gagawing ibang effect para mas lalong gumanda. Okay? So, dito naman sa text, press lang natin yung control. Tapos, i-click natin tong T na to. Okay? Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, napili po yung text. Okay? So, hindi naman po yung text ang pipiliin natin kundi yung background. So, pumunta tayo sa ating select inverse. Okay? So, at punta tayo sa select. Select inverse, piliin natin. Or maybe, press mo yung shift, control, plus I. So, may inverse na po siya. So, ayan po. So, in-explain ko na po yung gamit ng select inverse. Instead na itong text ang mapipili natin, itong background. Then, after nating ma-inverse guys, pumunta tayo sa ating adjustment layer. So, andito po yung adjustment layer natin. Itong icon na to. Or maybe, pumunta ka sa layer. Then, new fill layer. Solid color. Ito, piliin natin. Then, okay natin. Ayan. So, pumili tayo ng color na gusto natin. So, kasi ngayon guys, white muna yung lalagay natin. So, press mo lang yung FFF, tatlong F. So, hexadecimal color kasi yung tawag dyan. Okay? So, hit natin yung OK. Ayan na po siya. Na-fill na po siya o nalagyan siya ng color. So, ang next naman na gagawin natin, guys, itong opacity niya, i-drag natin or i-decrease natin. Ayan. So, gawin natin around 34. So, mapapansin nyo, may color po siya. May color grading. Ang maganda dyan, guys, pwede nyo i-double click to guys. Pumili kayo ng color na gusto nyo. Okay? So, halimbawa, yung medyo dramatic ang dating. Ayan. Depende sa mood. Okay? So, pumili lang tayo dyan, guys. Ayan. So, sabihin natin, medyo orange. Ayan. Ito, guys. Nakapili ako ng color na gusto ko. So, ayun, guys. Kayo na lang po pumili ng color na gusto nyo. So, do-double click lang naman natin to. So, pumili kayo ng color na gusto nyo dyan. Sample natin, green or blue. Ayan. So, depende sa mood nyo guys. Marami kasing choices. Then, laruin na lang natin yung ano niya, opacity niya. Ayan. So, pwede natin i-increase. Punta sa opacity. Increase natin. I-decrease natin. Ayan. So, depende po. Ayan guys. So, paano naman magpalit ng image? Okay? So, yung background image na gagamitin natin. Pumunta lang tayo sa ating file. Sa place. Ayan. So, halimbawa, ito yung pipiliin natin. Place mo lang guys. So, afternoon guys, i-drag naman natin siya
para ma-fit sa ating background. Ayan. So, tapos, click mo lang tong check and i-drag natin below ng ating text layer. Ayan. Okay? Wow. Ang maganda dito guys, kung ano yung image na nandito, halimbawa image po ng person, tapos yung name ng person ang ilalagay nyo dito, di ba? Mas astig. Tapos ilagay nyo sa frame. Astig, di ba? Mas makahulugan siya tignan. Ayan. So, ganito lang guys. Ganito lang gumawa ng transparent text effect sa Adobe Photoshop. What? So, I hope sana nagustuhan nyo yung video. Make sure na i-like nyo po yung video. Pakishare na rin po at kung bago ka sa channel ko, click mo na rin yung subscribe, pati na rin po yung bell para ma-notify ka kung may mga bago naman tayong video katulad nito. At guys, ito nga pala, gagawa pala ako guys ng mga tutorials na rin sa ating web development. Okay, so magsimula tayo sa basic. From fundamental, so andyan sa CSS, HTML, JavaScript, mga framework like Bootstrap, jQuery. So I hope sana continue supporting our channel. So sana abangan nyo na lang po yung ating mga video. So guys, kung meron kayong question or any suggestion, let me know about it by commenting below. So as always guys, thank you for watching and see you in the next one.